Hi guys, it's me, your Bisdak Vlogger. Pimple. Hi guys, it's me, your Bisdak Vlogger, Joel. Pa! Eshe. And welcome to my channel. Oh, medyo hindi nakita yung people kanina. Kasi nga merong... At dahil wala naman po kaming pasok, 1 week na naman kaming nga dito sa bahay. So today's video, ang gagawin ko, So yun na nga, wala na naman kaming pasok, 1 week na naman kaming tambay at nga sa bahay. We have a lot of time para manood ng Netflix, series man ito or movies. And today's video, sasabihin ko sa inyo yung mga top 10 sa Netflix na napanood ko ng series. Personal ko to, ng mga gusto. Kung meron akong mga hindi pa napanood na magaganda guys, please comment down below. Papanoorin ko yan. May mga tinanong na ako kung ano yung mga magaganda, pero usually ang sinasabi nila is K-drama, puro mga Korean. Dalawa pa lang yung Korean na napanood ko, tapos isa lang yung tinapos ko talaga. Seriously? Usually kasi ang mga pinapanood ko talaga is English. At ngayon nauuso yung mga Spanish, nanonood din ako nun. Pero yung Spanish lang na nakadub as English. Kasi kapag hindi siya nakadub in English, napapagod ako, basa. Gusto ko, English lang siya. So para kahit hindi ako nakatutok, napapakinggan ko siya, naiintindihan ko din yung story. Here are my top 10 Netflix series na napanood ko na. Number 10 is The Witcher. Oh, napakaganda nitong Witcher na to. Kaya lang, medyo in the beginning of the story, yung parang episode 1 at saka up to 4 siguro. Pero kalaunan, ayun, makukuhan mo siya, magigets mo na kung saan papunta yung story. Ayoko na mag-spoil, pero yun na yun. Aabangan ko yung season 2 niya. Sobrang bitin ng story kapag ka season 1 pa lang. Kulang pa sa fight kasi pero sa end ng episode, wala lang, bihag lang siya. Ay, hindi pala siya bihag guys, parang hilo-hilo ata siya. Anyway, maganda din siya, kaya pasok siya sa top 10 ko. So my number 9 is ang bagong-bagong series ng Netflix, ang Scream. Ito namang Scream na to, based to sa movie dati na Scream. And ginawang series ng Netflix, season 1 pa lang sila ngayon. Mystery kung sino talaga yung totoong killer. Yun, sa bandang huli, may kita naman. Kaya lang, expect natin na kapag ka ganyan, meron talagang cliffhanger. Pasok naman sa number 8, ang Stranger Things. Ito naman, so parang naibabalik niya yung parang nagiging bata ulit ako kapag nanonood ako ng Stranger Things. Season 1, Season 2, tapos ngayong lumaki na sila, ang ganda lang panoorin. Nakakabata lang. Nakakabata. Gusto ko yung si Eleven, gusto ko siya. Gusto ko yung may mga monster, mga power, mga ganon. Nakakabata sa akin. At number 7 naman, umaalagwa ang Elite. Ito siya, Spanish naman to. Spanish na series. Maganda yung Elite kasi nga parang mystery ano siya eh. Mystery crime. Sa season 1, sabihin ko ba? Okay lang. Season 1 kasi may namatay. Discover nila kung sino yung pumatay. Maganda siya kasi magaling yung mga Spanish. Manood kayo yung Money Heist, panoorin nyo din kasi makikita nyo yung ibang actors doon. Coming up in number 6 is my all-time favorite DC superhero. Ay, hindi pala siya superhero. Hero lang. Kasi wala naman siyang superpowers. Si The Arrow. Yan. Sobrang galing nito. Wala pang Netflix, guys. Wala, napanood ko na siya. Ang tagal na nito hanggang sa nagka-Netflix. Season 7, pero yung season 8 wala pa sa Netflix. Pero meron ng season 8. Sinubaybayan ko talaga yung paano siya nakawala dun sa island at saka kung ano yung mga daanan niya hanggang sa makapag-decide siya na maging Arrow nga at saka makipag-collab. Collab! Makipag-friends dun sa mga superheroes na sina The Flash, sina Supergirl, Superman. Crossover sila sa mga series. Ito nga lang Arrow ang nasa ano eh, ang nasa Netflix. Ay ba ako nanonood ng ano? Ng The Flash at saka Supergirl, hindi sa Netflix. Ay number 5 naman, ay!
Oh my God, ang ganda nito. Teen Wolf ang number 5. Gustong-gusto ko dito talaga ang character ni Stilinski, ni Dylan O'Brien. Siya yung bida sa Maze Runner at saka siya yung bida sa American Assassin. Ang galing niya, parang cool guy, ganun. Tas ang sarap niya maging best friend dito, best friend niya dito si Tyler. Sa grupo nila, dun sa ending, kung papapanood naka-ending, siya lang yung tao dun sa grupo nila. Nakalungkot talaga kapag may mga original cast na nawawala. Like, yung isang babae kasi main character siya. Pagdating ng season 3 or 2, umalis siya. So ayun, nakakalungkot yung ganun. Pero pasok pa din yung story kasi may mga pumasok na iba eh. Kaya, okay. Maganda tong Teen Wolf. Coming up in number 4 is, ito na yung sinasabi kong K-drama na pinanood ko from start to finish talaga. Kingdom. Maganda kasi yung Kingdom kasi nga, una-una, naka-dub na siya in English. At saka gusto ko talaga yung pangalawa, gusto ko yung mga zombie-zombie effect, ganyan, zombie-zombie. Ang ganda. Nagustuhan ko siya. Nung lumabas yung season 2, doon ko lang pinanood yung season 1. Para tuloy-tuloy-tuloy na siya. Marami nang nagsasabi talaga sa akin, hoy, panoorin mo yung Kingdom kasi nga ganun. Hoy, panoorin mo kasi magugustuhan mo, zombie-zombie. Lumabas yung season 2, ang ingay. Kingdom, ganyan, Kingdom. Sige nga, subukan ko nga, panoorin ko. Sige. Ayun, pinanood ko. And nagustuhan ko siya. Nagustuhan ko kasi yung Kingdom kasi nga ang ganda ng pagkagawa nila ng zombie. Narinig ko parang nag-workshop pa ata sila dito eh, kung paano maging zombie talaga. Ganda, ang galing ng pagkagawa. So yun, gusto ko yung ganung story. Mabilis lang, mabilis yung story niya. Ang number 3 naman, eto, maganda rin to. Gustong-gusto ko yung The Originals. Ito namang vampire-vampire siya. So, spin-off lang siya ng Vampire Diaries. Kumbaga yung mga characters niya is nanggaling doon sa The Vampire Diaries. Paano nagsimula yung mga vampires? Totoo ba? Totoo ba ito? Totoo, vampires? Kasi kung totoo, pakagat ako dito. Isa lang, pakagat dito. Maganda yung story ng The Originals. Kasi hindi lang siya puro kainan ng mga bloody hell. Hindi lang ganun. Gaano sila ka-tight as family talaga. Yun ang nagustuhan ko sa kanila. Family is forever. Always and forever pala. Always and forever. Malutong naman sa number 2 ang... Oh my gosh! Number 2 lang to? Number 2 ko lang to? Malutong na malutong sa number 2 ang Money Heist! Ang ganda nito. Ito yung pinakagusto ko talaga sa mga napanood ko na Spanish na series. Ito talaga yung Money Heist. Napakatalino ni Professor, napakagaling niyang magplano, napakagaling niyang magpalusot, napakagaling niya talaga as in super. Gusto ko talaga siya. Si Nairobi. Bukod kay Tokyo, si Nairobi talaga. Sa season 1, gustong-gusto ko din talagang magtrabaho si Raquel. Raquel Murillo. Murillo. Ano sa kanila Murillo? Spanish. Sa Pilipino, Murillo. Raquel Murillo. Ang galing niya talaga. Pinakamagaling sa lahat. Professor! Si Professor talaga. Grabe. Panoorin nyo na guys. Kung hindi nyo pa napanood ang season 1, ang galing. Wala ko ibang masabi. Napakagaling. Number 1 na to? Number 1 ko na lang kaya to. Paparating ng season 5. Hindi kayo magsisisi guys. Kasi nga, ang ganda. Ang ganda. Bago ko i-reveal ang aking number 1, eto muna ang mga iba ko pang napanood na series sa Netflix. Baka din naman kasi magandahan kayo at saka yung mga hindi ko pa napanood na magaganda. Comment down below guys. Suggest nyo sa akin. At ang astig na astig, sa number 1, ang aking all-time favorite, The Vampire Diaries. Ayan, ako, nag-giveaway na ako kanina eh. Ito talaga yung number 1. Kasi, ang sarap ma-in-love, guys. Ang sarap ma-in-love. Gusto ko yung love story niya, tsaka gusto ko yung vampire eme. Ganon. Favorite ko talaga to sa lahat. Kahit na may mga dumating pang ibang series dyan, ito talaga ako, guys. Vampire Diaries talaga ako. Dito eh. Tumagos dito eh, yung story nila. Lalo yung pinaka-last episode nila sa last season. Mangiyak-ngiyak ako nun.
Grabe, grabe yung story na yun. Isang bida doon na babae. After season 6, umalis siya. Tapos, bumalik siya doon sa last episode ng last season nila sa season 8. Ang daming nag-abang, ang daming nag-expect. Hindi nila binigo yung audience. May andun talaga siya, bumalik siya. So yun, panoorin nyo na guys, The Vampire Diaries. Try nyo, kahit season 1, mahuhook kayo. Dito nang galing yung mga characters na The Originals, dito sila nagpakita una. Bago finiture talaga yung buhay nila doon. Na may iba din silang mga pinagkaguluhan doon sa New Orleans. Guys, yun yung top 10 ko sa Netflix series na pinapanood ko. Panoorin nyo din. Baka naman magustuhan din ninyo. Mga suggestions kayo na, huy, panoorin mo to kasi maganda din to. Maganda yung story, ganyan. So, comment down below kung ano yun. If you like this video, like, comment, and subscribe, guys. Karin si Joel. Pa! Eshe, eshe! Bye, guys! Manonood pa ako ulit.